So what's up sa inyo katopangay boys and girls? Bago pa man bumalik si Sid Domingo sa Pilipinas at maglaro para sa Akari Chargers sa darating na PVL, ay dala na nito ang kampyonato mula sa Thailand. Mukhang may gustong patunayan itong si Sid Domingo mga kaibigan. Matapos masungkit ng Nikon Ratchasima ang ginto sa VTL o Volleyball Thailand League. History talaga kung ito ay may tuturing para sa mga Pinoy. Dahil siya lamang ang kauna-unang Pilipino na nakapag-uwi ng gintong medalya mula sa Thailand, na kung saan ay napapabilang sa mga ranggo ni na Brian Bagunas at Jaja Santiago bilang mga kampiyon ng overseas club team. At sinusundan niya ang mga yapak ng mga kapabitwi ng PVL na sina Didin Santiago Manabat at Mylin Paat na nakamit ang bronze para sa parehong teams sa 2021 to 2022 season. Kaya naman ay kaabang-abang ito para sa mga manunood kung magagawa ba ni Sid Domingo na dalhin ang Akari Chargers sa finals at pabagsakin ang Creamline Cold Smashers na dati niyang kupunan sa PVL. Alam naman natin na may backstory na ang Creamline Cold Smashers at si Sid Domingo. Ito ay dahil sa inamin ni Sid na hindi na siya nirenew ng Creamline Cold Smashers mula nang maglaro ito sa Thailand at mas pinili si Bea De Leon kumpara sa kanya. Ngunit bago pa man umalis si Sid Domingo patungo sa Thailand, ay usap-usapan na ito na hindi magandang pagkakaunawaan sa loob ng Creamline Cold Smashers, lalong-lalo na sa pagitan ni Tots Carlos at Cal Negrito. Kaya naman ay mainit talaga ito sa mata ng mga manonood. At isa nga ito sa inaabangan ng mga volleyball fans dito sa Pilipinas pag nagharap-harap na ang tatlo sa loob ng court. Malaking sampal ito sa kupunan ng Creamline Cold Smashers kung magagawang manalo ni Sid Domingo at makuha ang kampyonato sa PVL at mapatunayan sa mga tao na kaya niyang magkampyon kahit wala ang Creamline. Sa halos 5 taon na pananatili ni Sid Domingo sa Creamline Cold Smashers ay nakakuha nga ito ng 4 na championship na kung saan ang isa dito ay itinanghal siyang final most valuable player. Ang Creamline Cold Smashers ay naglalayon para sa kanilang ikatlong sunod na All-Filipino Conference title habang magsisimula ang liga sa February 20 sa Philsport Arena sa lungsod ng Pasig. Kinikilala ni Coach Meneses ang mahirap na daan na kanilang tatahakin ngunit mananatiling nakatuon sa paggamit ng isa pang kampyonato para sa Rebisco franchise. Binibigyang din niya ang pangunahing layunin ng Creamline na manalo ng mga kampyonato. Ngunit ang tanong, magagawa ba uling dominahin ng Creamline Cold Smashers ang All-Filipino Conference o tuluyan na silang papabagsakin ng mga bagong naglalakasang team sa PVL? Inaasahan na sa first week of March ay makakabalik na ng bansa at makakapaglaro na ng volleyball dito sa Pilipinas si Sid Domingo. Ano sa palagay mo katopangay boys and girls? Magagawa ba ni Sid Domingo na bumawi at pabagsakin ang Creamline Cold Smashers na nang iwan sa kanya o tuluyan ng makukuha ng Creamline Cold Smashers ang ikawalong kampyonato sa PVL? Comment mo na yan sa baba at babasahin natin yan. Maraming salamat!